guys, andito tayo ngayon sa isa sa mga pinakamagandang bahay sa Zamboanga City. At isa tayo sa mga napakaswerteng tao kasi tayo yung isa sa mga naimbitahan dito para may pakita kung gaano kaganda yung bahay. Actually, parang 99% na yung bahay natapos, pero ipapakita na sa atin nung mayari kung gaano siya kaganda. Tara, samahan niyo ako guys para makita natin lahat. Let's go! So ayun nga guys, nandito na tayo sa bahay. And makikita natin kung gaano kaganda yung bahay. Tingnan nyo, una pa lang, sobrang ganda na ng ambience. Ay, pwede ka pa magdala ng chicks dito, boy. Iba, boy. Siya na lang kulang. Yun na lang, siya na lang talaga kulang, kumpleto na kami lahat. So ayun, meron ako ipapakilala sa inyo. Isa sa mga rason kung bakit naging posible itong bahay na to, dahil sa isang architect na sobrang, isa sa pinakamagaling na architect dito sa Zamboanga. At siya si Architect Nel. Architect Nel, gusto ko lang tanungin kung gaano kalawak yung bahay na to. I mean, pati yung lupa. Yes, sir. This lot has 346 square meter. And then itong bahay, ground floor, 80 square meter. And second floor is 80 square meter. So 80-80, no? Yes, in 80, total 80, is 160 square meter. Panalo, sa 80-80 na yun, ilang rooms meron dun, Architect? Sa ground floor, may dalawang rooms tayo dito. Dalawang room? Main building natin. Mm-hmm. Then sa second floor, tatlo. Tatlong room. Sino po nagplano na ano na 80 square meters na yung gagamitin of 346 square meters? Yung 346 mismo yung lot na binili ng client namin. Mm-hmm. Si Sir Khaled, then, no? Yes. Then yung 80 square meter, sa tingin ko ito yung kakasya lang muna dito sa lot, kasi considering may swimming pool tayo. Okay. So may isang carport pa tayo dyan sa likod. So ayun, yun yung napaisip ko na 80 square meter. Okay. Siyempre may parking pa if ever, yes, no? Yes. May sasakyan. So yun guys, just a little background lang. Yung may-ari nito is wala dito sa Philippines. Nandun siya sa labas, nasa US siya. Base, US base siya ngayon. And siya si Sir Khaled. Yan, siya yung may-ari nitong bahay na to. So yun, pasok tayo, Architect? Yes, yes. Pwede tayo pasok. Tara, samahan nyo kami at tingnan natin kung ano nasa loob. Let's go! So ayun, nakita na natin yung partly 50% or 30% pa lang ng bahay. Sobrang ganda na guys. Sobrang, parang gusto kong ganitong bahay. Alam mo yun? Parang it, kapag naging one of these days, naging successful ako. Charis, yun. Gusto ko ng ganitong bahay. And yun, nandito tayo ngayon sa sala. Obvious naman, nakikita natin kung gaano kaganda yung sala. And dito ako ng mga guys, sa 85 inches to be exact guys. Grabe yung TV, flat screen TV nila. Pwede ka ng, hindi ko alam, para ng tiles. Hindi ko alam, basta sobrang lawak ng TV, 85 inches. And yung sofa, Architect, saan pa ito nanggaling? Yung sofa, galing sa Gracias Furniture. Mm-hmm. Tabato. Tabato pa, City. No? Grabe. And sobrang ganda naman, nakikita naman. Tsaka, pag umupo kayo, may feel nyo, pwede na kayo matulog. So ayun na guys, andito na tayo sa dining area and napapansin nyo, sobrang ganda. Dining area pa lang, no? Mamahalin na lahat. And just heads up lang siguro sa kanila, Architect, no? Lahat ng furnitures hindi nanggaling sa Zamboanga, sa loob ng Zamboanga, no? Correct, sir. Itong furniture na to galing sa Cotabato. Halos lahat City. Cotabato, no? Yes, Cotabato City. Cotabato City. Then originally, yung sa plan, 6-seater lang siya. Okay. Then gusto ng client namin, Sir Khaled, 8-seater. Going 8? So, actually, okay din naman. Mm-hmm. Actually, para sa akin, okay yung 8-seater siguro. Kasi siguro medyo malaki yung pamilya ni Sir Khaled. Yes. And panalo na yung 8-seaters, hindi mo naman ma-feel na parang masikip or yes, ano ba. Medyo malawak pa din kung makikita nyo sa video, no? Ang sobrang ganda. Makikita nyo yung mesa, sobrang ganda ng furnitures na galing Cotabato. Pero all in all, ngayon ko lang na nalaman na halos lahat pala talaga ng furnitures na kung anong meron dito sa bahay is galing Cotabato. Panalo guys, if ever dito kayo kakain, mabubusog talaga kayo kasi
lalo na pagkasama mo siya. Charis, yun. Nakikita niya pa lang, parang ito pa lang, gold na, mamahal. But pichel, guys, iba yung pichel nila, gold. Pichel pa lang yan. Pati pa, kung paano ako nakaupo ngayon, parang feel ko ako may-ari ng bahay. So ayun guys, base sa sinabi ni architect kanina, ito yung parang mini lobby. Ito yung receiving area. Diba? Meron pang, sa 80 square meters, meron pang receiving area. Ang daming parts. Sobrang lawak. Dito mo pwede i-receive yung isang babae, doon yung isang charis, bawal-bawal. Let's go! Basically, nandito tayo sa kitchen. Ito na yung plinanong kitchen ni Sir Khalid, no? So, ayun na nga, may nilagay silang parang exhaust. Di ba, architect? Tama yes, ba? Yes, itong tawag dito, rain shoot. Rain shoot, okay. Para yung usog niya. Halipala tayo doon. Dito siya lalabas. Mm-hmm. Then, yung ginamit na countertop namin, si Galaxy Black Synthetic Granite. Yun lang nga din. So, medyo mahal to siya, pero worth it naman sa presyo. Sa presyo. So, ito, architect, yung ginamit na tiles dito is whole talaga siya. Or ano ba? Tiles ba ito? Granite slab. Granite slab siya. Okay. Just to be exact. Granite slab. Galaxy Black. Mm-hmm. So, isang piece nito, one piece, is around 10,000 pesos isa. Oh my God! So, ito yung ginamit. Pag nabasag, no? Yung katulad ng ice, pag babasag mo yung ice. Yes. 10,000 yung isang one piece. Nito naman yung microwave and oven. Mm-hmm. So, ito yung choice ng may-ari. Okay. So, definitely, itong nasa baba is ito yung oven, no? Yes. Okay. Then, yung microwave. Anong tawag nitong ano, architect na gano'n? L-shape. L-shape na. Kitchen type. Ayan, ito yung ref nila. Ayan, panalo. Panalo. So, ayan guys, nakita natin yung kitchen. All good in the hood. Pack lahat na nandito. Kahit anong gawin mo sa kitchen, magluto. I mean, mag-init ka ng pagkain, sink, kompleto lahat. Parang sobrang maliit lang yung ano na ginamit na space, yes, pero yes. Andito na lahat. Ganun yung mga bagay na ano, architect lang yung nakakapag-isip ng ganyan. Kasi, although maliit yung lugar, pero na nagagamit lahat, bawat kanto. So, kadalasan sa mga Pinoy architect, no? If ever, pag may main kitchen, merong dirty kitchen. Yes. No? Ano nga pa yung use ng dirty kitchen para malaman din ng mga viewers natin? Dito kasi sa Pilipinas, yung main kitchen natin is para lang sa mga bisita. Ah, so, okay. Parang display lang siya, ika. Like yung dirty kitchen natin, ito yung magiging main kitchen. Dito talaga yung lutuan. So, dito talaga yung lutuan. So, parang naging tradition na ng mga Pinoy. Pero yung dirty kitchen na to, hindi na pang ordinary dirty kitchen. Oo, ano? Pang para mayaman pa rin guys. Main kitchen na compared dun sa kitchen sa loob. Yung tiles na ginamit namin dito naman is porcelain. Porcelain? Porcelain na yung ginamit na tiles namin dito. Mm-hmm. Hindi na granite kasi since dirty kitchen naman. So, hindi na lang namin ginamit na synthetic granite yung ginamit. Okay. Nito. Isa lang yung tanong ko. Kanina pa nagbabother sa akin to architect. Para saan to? Ito yung dishwasher. Mm-hmm. Gusto kasi na mayari may dishwasher daw sa... Automatic na siya? Automatic so, na definitely, siya. Ilalagay mo na lang yung plato. And then siya na mismo. Yes. Kaling, no? Hindi na lang siguro natin. Pero, ayun. Curious lang talaga ako. So yun, on the first part dito is dirty kitchen siya. So, we move forward dito konti, architect, no? Yes. Ito nga ba yung ano? Yung laundry area. Laundry area. Perfect. Laundry area. So, tinanong ko na kanina kay architect kung bakit andito yung laundry area. So, definitely daw, hindi na daw may experience yung basa, architect, no? Hindi na siya mababasa dito kasi... May washing machine tayo, then may dryer. Oo, okay. So, most likely, may konting
Pisig lang siguro ng tubig sa floor, mm-hmm. pero hindi masyadong wet talaga. Okay. So yung purpose na nilagay ko yung laundry area dito kasi accessible sa maid's room. Okay, sa maid's room. Dito. Okay. So yun nga pala yung rason kung bakit nandito yung laundry area kasi dito natutulog yung mga kasambahay. Dito yung so kasambahay. If ever kung may gusto mag-apply dyan ng girlfriend ko, Charis! Ayun, kasambahay nga, yun, dito yung kwarto. Definitely yung host niya direct na agad sa yes. ano, may nakaabang na tayo na outlet mm-hmm. ng tubig niya, yung drain niya higaan. Doon okay. yung sa lalabas lahat. Mag-drain na yung washing machine, mm-hmm. saka yung dryer, doon na i-drain lahat. At diretso na, no? Yes, sir. So ayun guys, sobrang panalo talaga ng bahay na to. Tanong ko lang, architect, kasali ba to sa 80 square meter na tinansya natin kanina? Actually, hindi siya kasali. Ah, okay. Hindi siya kasali. Kasi extension na to. Mm-hmm. So, itong area na to, more or less, kung kasali na yung maid's quarter at saka CR, nasa almost 20 square meters. 20 square meters. Almost perfect. Pero, ayun na nga, itong ganito, saan pa kaya to galing siguro? May idea ito, kayo? Ito galing to sa Wilcon. Sa Wilcon, tipo? Ni Ma'am okay. sa Wilcon. Mm-hmm. Sige yung red shoe. Oh, so meron din silang exhaust katulad nung kanina, yes. no? Para hindi talaga kumalat yung usok, yung syempre, yung heat din, hindi kakalat. Yes. Panalo. So yan guys, perfect talaga. Kahit saan kayo tumingin, saan banda kayo tumingin dito sa bahay na to. Panalo, planado. Architect, kanina ko pa napapansin, yung chandelier ba, dito ba rin local na bili? Yung mga chandeliers natin lahat dito, ay galing mm-hmm. sa USA. USA? Talaga? Kasi doon kasi naka-base yung may-ari ngayon. So, mm-hmm. Doon niya nalang binili, tapos pinaship niya lang na dito sa dito? Sambuanga. Kaya pala, ang ganda-ganda ng mga chandeliers. Saka parang ngayon ko lang din nakita yung mga ganyang chandeliers dito. Ayun, oh, ang ganda rin, no? Itong mga paintings, architect, saan kaya ito galing? Sabi na may-ari, galing na doon sa... Ano ba ito? Painting ba ito? Yes, sir. Painting. Talaga? Ganda, no? Lahat. So, binili mm-hmm. niya sa Bulacan. Bulacan pa? Sa Bulacan. Galing pa sa Bulacan. Grabe itong bahay na ito. Ano ba tawag na ito? Pinag-combine lahat ng... Lahat ng mga... Mostly ng mga lugar. Yes, sir. International, locals, and all, no? Finally, nandito na tayo sa master's bedroom and nakikita ko sobrang panalo. Una pa lang pagpasok nyo pa lang, nakikita nyo na may, alam nyo yung code pagpasok nyo. Hindi kayo makakapasok pag wala kayo, pag hindi nyo alam yung code, yung password. Naku po, yun. So, architect, sino ba nakapag-isip nung door knob na merong lock? Actually, yung may-ari. May-ari talaga, si Sir Khalid. So, yung mga nakikita nating smart lock, galing din yan sa US. Kaya pala. Doon din yan binili lahat. Smart lock pala. Smart lock yung daw nila. Dyan, sir. So, binili na may-ari doon na lang din sa US para... Mm-hmm. Para isang ship. Para isang shipment na lang. So, merong TV doon sa baba na sobrang laki. So, hindi na kailangan ni Sir Khalid bumaba pa, no? Kasi sobrang laki na rin ang TV na meron tayo dito. Ilang inches? 65 inches. 65 inches nila. Din? Ako po. Ang pinaka-the best lang, no, na na-discover ko dito sa master's bedroom is yung vanity mirror ni Sir Khalid. Pakita natin yung vanity mirror ni Sir Khalid. Ito. Oh. Cool kids. Yun. Tapos fingerprint, ganun lang. Pag nasigara, ako po. Yun, panalo. And then, as nakikita nyo, mostly, drawers, no, para paglagyan ng mga pera. Charis, ganun. Sino nakapag-isip ng ganito ang drawer din, architect? Ako din. Kayo rin? Kasali din yan sa plano, sir, lahat. Andito na lahat. Kay architect Nel. Napapansin nila, sir, yung kama natin. Okay. Yung kama pala, architect, no? Sobrang taas. Ito kasi yung choice na may-ari. Okay. Yung kama niya sa US daw, sabi niya. Yun lang din yung binibigay niyo, although na nagugulat kayo sa mga suggestions ng mga kliyente, pero
you're giving the yes, best sir. For them, no? Parang yung, kung ano yung gusto nila. Yes, sir. Okay. Asa na kita kasi kung ano yung gusto ng client. Yun talaga yung binibigyan namin. Basta number one, Architect Nel. Basta Architect Nel, number one. Pakita ko sa'yo yung, sa inyo yung CR, no? Halika, samahan mo ko. Pakita natin yung CR. Ito yung CR ng master's bedroom restroom. Yun. So definitely, napaka-cool ulit kasi nga, may vanity mirror na naman. Depende sa'yo kung gusto mong gamitin ito. Ito mga ganito, di ba? Cool kids ka. Di ba? So yun, syempre, ito yung shower. Nakikita mo, nature yung sa labas. Yan. Okay. Definitely ito yung... Ganun. Basta panalo pa rin siya. Hindi mo siya ma-feel na maliit kasi parang andito na lahat ng kakailanganin mo. Yun ba? Yung parang iikot ka lang, nandito na yung wash area, tapos iikot ka, nandito na yung shower room. Napaka-simple pero elegante siya. Yun. Yun yung masasabi ko. Panalo. So, architect, saan nakita ko sa mga furnitures? Dito din. Galing din bang Cotabato to? Yes, sir. Actually, kasali din yung mirror natin. Mirror? Okay. Kasali din yan na lahat ng mga, sa mga furnitures. Mm-hmm. Galing ng Cotabato lahat. Sobrang nakaka-relax kapag nandito kayo, no? So, yes. Lalo na pag nakita niyo, architect, talaga yung view pababa, no? Kasi, sa ngayon nakikita ko, sobrang saya ko na nakikita ko kung anong naipundar ko. Diba? Yes, sir. Sobrang, parang, ito na ba? Parang ito na yung meaning ng success para sa akin, no? Kasi, andito na lahat, eh. May pool, may ganitong relax, may relax na balcony. Yun na lang. Panalo talaga. So, ito yung pool area na sobrang chill talaga. Na kapag nandito ka, makikita mo yung whole bahay. Whole house as in talaga. Yung pagkagawa na makikita mo worth it. Lahat ng pinagplanuhan, pinaggastusan. Di ba, architect? Parang yes. Nakita mo talaga siya. Tapos, on top of this, pwede kayo mag-chill dito. Pwede kayo mag-ihaw-ihaw. Kung ano bang trip nyong, alam mo, magka-pamilya or magka-barkada. And then, sobrang chill. Sino ba nakaisip ng gumawa ng gazebo ng ganito? Actually, yung owner. Yung owner din. Ang galing talaga mag-isip ni Sir Khalid, no? Pag gusto niyo mag-chill ng ganito, alam niyo yung parang ang sarap talaga sa feeling na makita na kumpleto yung bahay. Gusto ko lang tanungin, architect, ilang solar panels po ba yung nasa taas, architect? If I'm not mistaken, halos sumabot ng 20 yata yan. 20 pieces na solar 20, panels? If I'm not mistaken, yun na. Kayang mag-provide sa ganyang kalaking lahat, bahay? Lahat, no? Lahat. Ah, ng light. So, accommodate niya. Malaking ano na, no? Malaking parang savings. 20 solar panels, kaya na yung ganitong laking bahay. Ano yung naging inspirasyon nyo, architect, para magawa itong bahay na to? Siyempre, as an architect, dapat masaya sa ginagawa mo. Ginagawa, tama. Passion yung tawag dyan, architect, di ba? Yes, sir. Everyday learning pa kasi yung manager, yung profession namin. So, everyday, may natutunan din ako. Okay. So, hindi din dahil sa mga workers namin, may namin ma-achieve kung ano yung meron ngayon dito. Galing. Architect, pwede natin i-plug yung firm nyo, if ever. Ano nga ba yung firm nyo, architect? Yung company name namin is Formacrix. Formacrix, okay. Construction Supplies Trading. Okay. Yung office namin nasa Tetuan. Sa Buanga City. Buanga City. Ayun, ang galing. So yun guys, if ever, no, napag may plano na kayong gumawa ng ganito kagandang kagarbong bahay, wala na kayong hahanapin pa. Kasi andito na si Architect Nel na one call away. Kahit sabi pa nga ni Architect Nel kanina, kahit alas 12 ng gabi, pwede nyo siyang i-contact, di ba, Architect Nel? Maraming salamat guys at kami nasamahan nyo para mapakita rin namin kung gaano kaganda ang gawa ng mga grabe mga tao na to. Yan. From planning to executing hanggang ngayon application, sobrang panalo talaga. So wala akong masabi doon. Ang galing.
Sana nag-enjoy kayo sa house tour at marami salamat kay Architect Nel at kay Sir Khalid na may-ari ng bahay. Ayun, gusto ko lang sabihin na this is not just a house but this is a home. Kung gusto nyo maging mayaman, dapat yung mindset mo, mindset ko,